Hello, this is Marlo. Hi, this is Marlo, and if you're watching this, I guess, if you're watching this, hello, this is Marlo, and if you're watching this, I guess, you still like me as a person. Ito nga pala si Blue, siya ang aking baby girl. Hey. Tulog ka na. So on my first video, I just want you to watch and meet Marlo. Walang makeup, no filter. So I told you the basic truths about me, but I want to go deeper. Ngayon naman na pag-uusapan natin is yung showbiz career ko. Isa lang ang masasabi ko, it's bittersweet. Punong-puno ng ups and downs. Isa-isahin natin yan ngayon. Plus, the most asked question, limang taon na pero ayun pa din yung tanong na nakukuha ko. Mamaya sasagutin ko yan. Pero ngayon, ikikwento ko muna yung full showbiz journey ko para mas magkaintindihan tayo mabuti. Ako personally, I never dreamed of being an actor, a host, but a successful singer. Ayun talaga yung pangarap ko simula pa ng bata ko. Hindi ko nakita yung sarili ko na may ginagawang iba. So, unang step na ginawa ko is nag-audition ako sa Are You The Next Big Star sa GMA. I am a fan of reality singing competitions. Number one, American Idol. From your skin to my bones, we all won't be let down. If you're wounded, I'll be here. If you're broken, I'll be here. Sa atin, Star for a Night. Star in a Million, Pinoy Pop Superstar. Ganyan ako ka-passionate when it comes to singing competitions. Talaga, I'm a huge fan. Happy ako na yung mga iba sa kanila naging friends ko na din ngayon. So, sumali ako doon. Wala ko alam-alam sa showbiz at all. Pumila kami doon sa parking lot hanggang magsara na yung mall. Ando doon lang kami. Actually, hindi ako nakapag-audition. Pinabalik nila kami sa GMA. Luckily, nakapasok pa din ako for the top 110 or 115 contenders. Comment sa akin doon ni Sir Danny Tan. Naalala ko, sabi niya, I believe that you could be the next big star. At nabigyan ako ng hope na, ah, baka makapasok ko sa next round kasi ang ganda ng comment sa akin. Pero, nung nag-announce na ng top 40, wala, hindi ako nakapasok. Okay lang, move on. Ang ginawa ko noon, nag-aral na ako. First sem na ako sa San Beda, Alabang. Tapos, ang nangyari, may talent scout na nakita ko, kinausap ako, sabi niya, kung gusto ko daw mag-starstruck, parang ayoko ng artista search. So, pinilit pa niya ako na sumali. Kapasok ako dun sa audition, nakapunta ako ng top 60, batch to ni Sara Labati, si Enzo Pineda, cover pa kami ng Teenage Dream and Fireworks sa YouTube ko. Alden, Richard Fokerson pa yung pangalan niya. Nakatch siya sa top 60, then sa top 30, doon ako nakat. After ko mag-starstruck, pinakilala ako kay Kuya Germs. Kinuha niya ako para kumanta sa Walang Tulugan. Sobrang excited ko pa nun sa Walang Tulugan. Huge deal for me na makakanta doon kasi syempre it's the first legit show talaga and kilala naman natin si Kuya Germs talaga na isang magaling na manager. Hanggang sa naging host na din ako, actually sobrang bait ni Kuya Germs. Siya yung tumayong manager for me. Tinutulungan lang talaga niya ako. Never siyang nag-cut sa lahat ng mga kita ko sa mga racket na binibigay niya. Happy! Very thankful. Napunta ako sa Twin Hearts. Wala pa akong experience sa kahit anong acting. Never ako nag-acting workshop. Wala talaga. Tatry din ako mag-commercial. Unang-una ko is Jollibee. Sa poster ako ng Jollibee. Na dami-dami namin. Nakuha din ako as a waiter, server. Then another one. As taga-bukas ng pinto kay Jagal Anderson. Sabi ko, nice jacket, sir. Ayan. Anyway, masaya naman ako noon sa GMA. Actually, dapat magkakaroon na ako ng support role na semi-regular. Nag-back out ako dun sa teleserye. Dahil nakita ko lang yung commercial ng X Factor. Parang tumalun yung puso ko. Sabi ko, eto yung gusto kong gawin. Pagka talaga kasi sinadya yung utak ko sa isang bagay, wala nakakabigil sa akin. Nirisk ko lahat. Pero hanggang bootcamp na ako, pagkatapos ng bootcamp, na-out. Siyempre, gusto ko umabot ng live. Pero yun, natanggal ako sa final round bago mag-judge's house. Andun din si Michael Pangilinan sa hanggang judge's house. After nun, sinabi ko talaga sa sarili ko na ayoko na. Gusto ko nang mag-focus sa studies ko dahil pagpasok ko nun, fourth year college na ako eh. Okay, long story short. Aksidente lang po yung pagkapasok ko sa Be Careful With My Heart. Wala akong manager, walang connection at
all. Meron kasi ako nung naging girlfriend. One time, may audition siya sa ABS para mag-talent sa Apoy sa Dagat. Sinundo ko lang siya. Pagkasundo ko dun, napag-usapan din, pati daw ako pag-auditionin as seaman. Hindi naman ako nakapasok dun. Until, may kumontak sa girlfriend ko, pati doon sa nagdala dun sa girlfriend ko. Naghahanap sila ng kaklase ni Look sa Be Careful With My Heart. And parang nakita nila yata ako or nabalitaan. Basta nirefer ako na mag-audition dun and na-final casting ako. Natuwa naman yata siya. Kinontak ako na ako yung nakuha dun sa role na classmate. Then yung unang-unang scene na ginawa ko, kasama ko agad si Maya saka si Sir Chief. Tapos yung mami ko na kinol nila dun, hindi nila nagustuhan kasi parang mukha pa siyang baguettes. Eh yung mami ko, super mahihain. Mami ko, introvert. Pinakaisapan nila na, mami, sige na please, ikaw na yung gumanap. Never pa naman yung nagka-exposure sa TV. Napilit siya yung gumanap. So happy ako kasi sino ba naman makaka-experience ng gano'n? Naka-exeno mo yung nanay mo. Hanggang sa pinatawag nila ulit ako, ang ganap ko lang kaklase ni Jerome na naglalakad na walang line. Masaya na ako dun. Unti-unti nagulat ako. Ipangalan na ako sa script. Nagkatabi kami ni Janela sa scene. Hindi po kami pinag-pair talaga. Pero may nakita daw silang chemistry. Anyway, going back, siguro talagang pagpara sa'yo, para sa'yo. Hindi man ako nakuha sa X Factor, yung sinundo ko sa ABS na girlfriend ko, nakilala ko siya sa pila ng X Factor nung audition. So, galing ni God, diba? Sobrang thankful ako sa production ng Be Careful With My Heart, kina Miss Jeannie, sa lahat. Sila talaga yung tumulong sa akin at naniwala sa akin. Kaya pinush nila ako nun. Doon na nag-start, natuloy-tuloy na siya hanggang sa nasundan na ng sarili namin teleserye, yung Oh My G. Pero doon na din lahat yung natapos yung team up namin ni Janela. Napakadami nagtatanong sa akin, ano ba nangyari sa Marnella? Sa totoo lang, hindi ko din talaga alam. Honestly, I don't know. Nagising nila ako one day, sinabi sa akin na ipa-partner na siya sa iba. So, shock, yes. Hurt a bit. Sa pagkakaalam ko kasi ng panahon na yun, lahat ng projects na ginagawa namin, very successful. Tulad nyo, nagulat din ako talaga. Hindi naman siya parang yung pinigyan ako ng choice. Of course, may konting pain na naramdaman. Kasi parang akala ko everything's going okay. Then, super close din nung nabuo namin na bonding ni Janela. Tanggap ko na eh. Rejections. Parang, wala eh. Siguro ganun talaga yung fate ko. And I totally respect the decision. Actually, di din namin ever na pag-usapan ni Janela yung about sa